Pagdating sa 5 pesos, sino man na naman mo? Wala akong bigay sa buhay ko. Ganito na ako at hindi na ako magbarado. Anong kinagawa ko sa buhay ko? Lord, I'm sorry, Lord. Okay lang yun. Hindi, Lord, di siya okay. Lahi ko na lang kayong binibigo. Lahi ko na lang paulit-ulit na ginagawa eh. Alam ko na, pero... But Lord, alam mo, sino ba ako? Sino ba ako para lapastanganin ko yung mga ginawa niyo para sa akin? Ako na nga tong niligtas niyo sa kasalanan, pero ako pa rin tong balik ng balik sa mga makasalanan ng bagay sa mundo. Paulit-ulit, hindi ako umuusad, Lord. Ba't di ako umuusad? Lagi na lang ako pabalik-balik sa umpisa. I'm sorry, Lord. Hindi ko deserve maging lingkod nyo, Panginoon. I'm sorry. Hindi ko na alam, Lord. Oh, wala lang pa ang kwenta yung sakrabisyo mo, eh. Mag-uusap kami, ha? Lord. Thank you, Lord. Anak. Tao ka lang at likas sa inyo ang pagiging makasalanan. At yun ay lubos kong nauunawaan. Oo, nasasaktan ako. Pero mahal pa rin kita. Sige, ganito. Simulan natin ulit mula sa simula. Pero ngayon, sa lahat ng mga gagawin mo at lalakaran mo, kasama mo, huwag ka nang dumepende sa sarili mong lakas at kakayahan. Hayaan mong matulungan kita. Nung araw na yun, doon ko na unawaan. Bakit hindi ko kaya malagpasan yung mga kasalanan? Dahil lumalaban ako sa labang hindi naman dapat isa lang ang lumalaban. Kasama ko ang Panginoon sa laban na to. At panigurado kapag kasama ko siya, lahat ng laban na haharapin ko ay maipapanalo ko. Kaya pinagsisikapan ko talaga madala sa Panginoon yung matali kong kaibigan, si Jed. Grabe tumi nung pag napapadahan ako sa kanila. Kaya pag nakikita ko siya sa kalsada, talagang sinisharan ko siya about kay Lord. Kaso yun, nakukulitan na nga sa akin kasi hindi naman talaga siya naniniwala sa mga ganun eh. Masakit pala yung ma-reject ng kaibigan mo pa mismo. Pero kahit ganun, pinagpipray ko naman siya palagi. Dahil alam ko ang sandata kong pagdarasal ay tiyak na makapangyarihan. Hindi ko rin alam kung paano napunta sa sitwasyon na to. Hindi ko alam yung gagawin ko. Napasunggab na yung katawan ko para mapigilan sila nag-aaway. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Pero dahil alam kong kasama ko ang Panginoon, pinapalakas at pinapatatag niya ako sa mga ganitong sitwasyon. Ang sakit para sa akin na umaabot yung mga tao sa ganitong punto. Wala namang may gustong mangyari to. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ako yung ginamit niya para dito. Ako yung ginamit ng Panginoon para sa kaibigan ko. Akala siguro ng demonyo panalo siya kasi mamatay na ata ako. Pero alam ko na mayroong ibang plano ang Panginoon para sa lingkod niya na to. Jed, ito huwag mong kakalimutan. Sa anumang panahon, oras at sitwasyon ka man naroon, lagi mong tatandaan na palagi mong kasama ang Panginoon. Hindi ka niya kakalimutan at hinding-hindi ka niya hahayaan. Well done, my good and faithful servant.